Praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman ako. Kaila, nagaling ako rito, Pastor, nung ilang taon na ba yun? 2019, bale, 3 taon na. Hina ako sa mat eh. Pero kahit anong mangyayari, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naibalik niya ako rito ulit. Para sa mas mabigat na gawain at mas mabigat na testimony na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo nung pagkagaling ko rito, na-bless ako ni Lord ng napakarami pa rin show. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, Lunes hanggang Linggo, napapanood niyo ako sa TV talaga eh. Sobrang umaapaw yung blessing ko. Kabilang ata ni Luis Manzano yung napapanood nung Lunes hanggang Linggo eh, di ba? Pero nung nangyari yung pandemic, medyo gumuho yung mundo ko. Totoo yan. Pero tapos dinala ako ng Panginoon sa Canada, nagkaroon ako ng chance nung March 15, puputok yung pandemic, nakalipad ako. Punta ako sa Canada, sabi ko, wow, swerte. Bless ako rito. Swerte pa pagkasabi ko nun eh. Swerte. Kasi malayo ako sa Pilipinas, sa Canada. Medyo konti lang ang cases. Yung pandemic, hindi ganun kabigat. Akala ko pagdating ko ron, yun na yung pinaka-comfort zone ko. Kasama ko yung asawa ko, yung mga anak ko. So, nabuhay ako ng ayos. Masagana. Kasi maganda yung trabaho ng asawa ko doon. At may show din ako online. Pero habang tumatagal, kasi nagsushow din ako doon eh. Medyo nakilala rin ako sa Canada kasi nagkaroon ako ng mga stand-up gigs doon. Eh, walang ibang artistang dumarating doon eh. Ako lang. So, sinolo ko lahat. Kita ako, ang dami kong kinikita. At pagkatapos ng show, umiinom ako. Kumbaga parang napupunta sa akin lahat. Sobrang nakalimutan kong Panginoon, nag-backslide ako sa madaling salita. Nakalimutan ko na magdasal, nakalimutan ko na magpasalamat. Talagang nangyari ng mga panahon na nag-aaway na kami ng asawa ko. Talagang halos maghiwalay na kami. Talagang away namin matindi. Talaga, sobra. Hanggang parang maghiwalay na kami. Isang araw, natutulog ako. Sabi ko, ba't lang aga nagigising ng asawa ko palagi? Sinilip ko sa baba. Sabi ko, ginagawa nito sa laptop. Narinig ko, nagba-Bible study pala. Nagpa-Bible study siya. Alam niyo, Katoliko yung asawa ko eh. Hindi ko alam na nagpa-Bible study na siya kasama yung mga kaibigan niya ng high school. Ako, na sinasabi kong Kristiyano ako, eh hindi ako nagpapakristiyano sa Canada. Alam mo, one time sinabi niya sa akin, di ba kayo yung Kristiyano? Dapat ikaw yung nagsasabi sa akin kung anong tama eh. One time, nag-away kami, halos maghihiwalay na kami. Pumunta ako sa naglesa ko eh. Punta ako sa isang restaurant kung saan may mga kaibigan kami ron. Ang dami kong hinahanap na Pilipino, wala akong nakitang Pilipino na manginginom. Nakita ko yung isang audience namin doon, sumusuporta sa akin, nandun may ari ng restaurant. Sabi ko, Kuya Mel, may problema ako eh. Ba't di ka ba sumasama sa amin pagka nagiinuman kami? Kasi bro, Kristiyano ko eh. Nalaman ko na Kristiyano pala siya. Pinag-pray niya ako. So, nung araw na yun, hinipo ako ng Panginoon sa puso ko. Kumbaga, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi, di ba, sobrang bagsak na bagsak ako noon. Wala na akong pag-asa, tapos na-depress ako kasi wala na eh. Hindi ko na alam kung uuwi pa ako sa Pilipinas. Alam niyo, mahal na mahal ko yung pag-arte ko. Mahal na mahal ko yung pagiging komedyante ko. Pero dumating yung araw na dumapit, mag-iwalay na kami ng asawa ko, pero dinala yung asawa ko ron sa restaurant na yun, nag-pray kami. Umiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, sinusuko ko na sa'yo lahat ng mga gusto ko sa buhay ko. Ayoko na mag-artista. Sabi ko, hindi na ako mag-artista. Umiyak ako, pero gusto kong bitawan to kasi gusto kong habulin kung ano yung gusto mong gawin sa buhay ko. Lord, ikaw na yung masunod, hindi na ako. Natatakot ako kasi sabi ko, paano na si Kuya Jobert? Asan yung pinagtatawanan nila Kuya Jobert? Sikat ako eh. Sikat ako sa YouTube eh. Ang corny ko na. Hindi na ako si Kuya Jobert na dating nang-aasar ng mga nagtuturo magmura, di ba? Isa pa nga pala to, di ba? Doon sa mga nakanood ng YouTube ko, humingi ako ng kapatawaran sa inyo. Ha? Actually, lahat ng mga YouTube na, actually Viva na yung may hawak ng YouTube channel ko, sinabi ko, ni-request ko sa Viva na tibagin na lahat ng mga video ko na mura ko, na lahat ng hindi nakakahikayat, lalong-lalong na ginagamit ako ng Panginoon, nakakatisod na ako.
mas tatanggapin ko pa, ito sinasabi ko nga, eh, mas tatanggapin ko pang huwag na ako maging artista o hindi na ako maging sikat, basta magawa ko lang yung gusto ng Panginoon. Alam mo, ang hirap-hirap gawin na. Ang daming nawawala sa buhay ko ngayon. Unang-una, mas malaki ang kita ko nung nagmumura ako at saka yung mga kalokohan ko, di ba? Pero sinuko ko sa Diyos yun. Gusto kong, pati yung pag-inom ko sa Canada, sinuko ko na sa Diyos. Lahat binigay ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, kunin mo, mabigat to sa akin, pero kunin mo. Kasi di ba, paano ako magagamit ng Panginoon kung pagkatapos mo magpatotoo, pag magpapatotoo ka sa simbahan ng Linggo ako, I'm not saying this to, di ba, para manghina kayo. Ano gusto ko, ginasabi ko to, alam ko, binibigay ng Panginoon sa akin to para buksan yung mga mata nyo. Hindi tayo, ano gagawin ko? Magpapatotoo ako sa Linggo, tapos bukas hanggang Biyernes, magiinom ako. Di ba? Nakatago ko. Uy, Kristiyano ako noong Linggo eh. Di ba? Dapat, pero hindi ko rin sinasabi na si Kuya Jobert, eh, uy, ang galing mo, Bert. Di ba? Hindi ka na umiinom. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to kung ako lang to. Ha? Kaya sinasabi ko, yung patotoo ko, tsaka yung magiging patotoo ninyo, parehas lang yan pag sarap ng Panginoon kasi lahat tayo umaasa sa grasya ng Panginoon. Wala akong sinasabi, wala akong binatbat yung mga sinasabi ko rito kung walang Panginoon. Actually, walang bearing to. Di ba? Kahit anong sabihin mo, kahit nga sabihin mo, sundin mo yung 10, hindi mo masusunod dyan eh. Di ba? At kahit sundin mo yan dahil natatakot ka lang mapunta sa impyerno o natatakot ka lang dahil aayawan ka ng mga kaibigan mo o dahil mawawalan ka ng trabaho, wala pa rin ibig sabihin yun. Di ba? Ang pinaka-importante, ginagawa mo yan dahil alam mo na yun yung nakakapagpalugod sa Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lahat. Di ba? Bakit ako naging artista? Bakit ako hinugot ng Diyos? Alam nyo ba, kung hindi nyo ako nakikilala, nakatira ako sa jeep 2 taon bago ako naging artista. Kumakain ako ng pulburon. Palagi kong sinasabi at hindi ako nahihiya. Kumakain ako ng pulburon, kasama ko yung anak ko sa lumang jeep, bulok na jeep. Hindi nyo nga siguro naranasan yan eh. Nakikita nyo nga yung itsura ko. Ang ganda ng damit. Nung umiiyak ako roon, nilalamok ako gabi-gabi. Umiinom ako para hindi ko maramdaman yung agat ng lamok. Kasi pagising ko, puro freckles yung mukha ko. Mata lang ang hindi kinakagat ng lamok kasi nakapikit yan. Hindi ako nagka-dengue. Isang araw, kinuwento ko na to sa inyo. Isang araw, lasing na lasing ako, pumasok ako sa jeep, umiiyak ako. Sabi ko, minumura ko yung Diyos. Literal to ha. Minumura ko yung Diyos. P.I. Cup. Sabi ko, kung Diyos ka, patayin mo na ako. Na, hindi ka ba naaawa sa akin? Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Dati may bahay ako. Nandun lang kasi ako sa compound namin eh. Yung jeep nandyan, yung bahay ko nandun, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko kasi ito yung umaga, lumalabas ako sa jeep. 9 o'clock, alarm clock ko yun kasi para ako natutulog sa oven. Ang init. Kailangan mo magising kasi poised na poised. Yun ang nagigising sa'yo. Ang init na. Ang init na. Tapos minsan sa sobrang dami ng tao nakatambay sa chapel, katapat ng chapel, dito ako dumadaan mga kapatid sa bintanang maliit, nalalaglag ako ron dahil nahihiya. Nahihiya ako. Tapos, nagising pa rin ako, sabi ko, walang kwenta yung dasal ko. Hindi ata ako pinakinggan ng Diyos, hindi pa rin ako pinatay. Tapos, tuloy-tuloy hanggang dumating yung panahon na nakilala ko sa YouTube, nakilala ko sa radyo, tinawagan ako ng ABS-CBN, ang dami kong show, yumaman ako. One time, nagsisimba ako, sabi ng Panginoon sa akin, Robert, naalala mo nung sabi mo sa akin, patayin mo na ako, Lord. Kung pinatay kita nun, mararanasan mo ba to? Gusto mo alam magka-chinelas tsaka makakain nun eh. Ngayon, may kotse ka. Gusto mo chinelas lang, may kotse ka. May bahay ka. Yung asawa ko ngayon, na kalaro ko nung elementary, na pinagpe-pray ko, akala ko suntok sa buwan talaga yun. One time, naaalala ko, nasa rehab ako, parang naglambing ako sa Diyos, Lord, bigay mo nga si Chad sa akin. Well, sige nga. Pero nakalimutan ko na. Crush na crush ko yun. Actually, sobra. Binigay sa akin. Binigay ni Lord sa akin. Yung asawa ko ngayon, sobrang, talagang mahal na mahal ko yun. Bata pa ako ha. Hindi naman ganyan kali. Pero
4 years old, galaro ko siya. Wala akong sinabi doon. Wala akong nasabi, pero hanggang lumipat kami, siya yung nasa isip ko, binigay ni Lord sa akin. So ano yung, nung nasa Canada na ako, babalik ako, bumalik ako sa Panginoon, nag-seek ako sa Panginoon. Alam mo, ang tagal kong nag-re-Kristiyano-Kristiyanuhan sa tingin ko eh. Alam niyo kung bakit? Pagkagaling ko sa church, uuwi ako sa bahay, artista na naman ako, ang kulit ko na naman sa probinsyano, ang kulit ko na naman sa banana sundae, papakit-pakit ako sa mga chicks, di ba? Kasi ang galing ko, paporma ako ng paporma, kotse ko, ganda, di ba? Buhay, ano, buhay binata, pa-cute, di ba? Ano yung binago ng Panginoon? Ang binago ng Panginoon sa akin, natuto ako magbasa ng Biblia. Wala, alam mo ang pinakita sa akin ng Panginoon sa pandemic na to? Ha? Asar na asar ako sa pandemic noon. Sabi ko, buwis na pandemic to eh. Dahil sa'yo, nawalan ako ng trabaho eh. Pero alam mo yun, blessing pala yun. Dahil hiniwalay ako ng Diyos sa Pilipinas para suluhin niya sa Canada. Parang kahuig to nung mga Ehipto nung niligtas ng Panginoon sa Egypt. Dinala niya. Gano'ng katagal bago nakapunta siya sa Promised Land? 40 years. Nagbago ba ako sa rehab? Hindi. 3 beses akong pabalik-balik doon. Ha? Nagbago ba ako nung nagsimba ako? Hindi. Nung dinala ako ng Panginoon sa Canada, nung sinolo niya ako at nagbasa ako ng mga salita niya, ako at siya lang ang nag-uusap, doon ko nakilala yung Panginoon dahil sumasagot yung Panginoon sa mga verses na binabasa ko. At hindi ko kailangan ng pastor noong mga panahon na yun. Wala akong pastor na malalapitan. Wala akong kaibigan na malalapitan. Ang Panginoon lang ang nagbuhat sa akin at nagsabi sa akin, Bert, dito ka lang. Psst, huwag ka maingay. Hindi kasi Kuya Jobert dito ngayon, ha? Akin ka. Dito ka lang. Makinig ka sa akin. Araw-araw, umiyak ako kasi. Kung babalikan ko lahat ng mga pinanggalingan ko, pinagdaanan ko sa buhay, nakulong ako, di ba? Nag-drugs ako, ilang beses akong pabalik-balik sa rehab. Napapaaway ako. Eto ko ngayon, no? Di ba? Hindi ka mamamatay, Bert, dito ko lang. Natatakot ako sa COVID. Pagbalik ko, sabi ng Diyos sa akin, oh, so ngayon, nakabalik ka na sa akin, Jobert, ano na? Umuwi ka ron. Lord, ba't uwi doon? Wala kang gagawin dito. Nandun yung mga kaibigan mo. Nandun yung mga dating nakakilala sa'yo na loko-loko ka. Di ba? Doon ka. Bahala ka. Bahala ako sa'yo doon. Sir, tatakot ako sa COVID, Lord. Doon ka. Umuwi ka. Sabi ko, eh, pag may ticket. Mga ganun-ganun pa ako kay Lord. Pag may ticket, Lord, eh, mahal ticket eh. Ang mahal ng ticket. Eh, $4,000 ang ticket, may 8,000 pa nga. Tapos meron pa ng ticket doon mura pero 80 hours ka sa Qatar. Anong gagawin ko? Pero sabi ko, Lord, sige, bahala ka. Pag pauwi mo ako, bahala ka. Isang araw, sabi ng asawa ko, Jobert, binook kita. Ha? 900 yung ticket. Straight flight from Vancouver to Philippines. Pinapauwi talaga ako ni Lord. So, pinauwi ako ng Diyos at buong puso ko namang tinanggap yun, di ba? Kahit malungkot. Actually, ang lungkot-lungkot ko kasi one year kami nagsama ng asawa ko for the first time. Nagsama kami ni Chad ng isang taon. Nung mga huling araw, ng huling buwan, nauwi na ako, sobrang okay kami sa Panginoon. Nagdadasal kami gabi-gabi, umiiyak kami sa Panginoon gabi-gabi, naghahawakan kami ng kamay, pinagdadasal namin yung mga gusto namin sa Panginoon, hinihiling namin. Alam mo, lahat ng hiniling ko, sabi ko, Panginoon, sige, uuwi ako. Pero pag uwi ko, lahat ng libreng oras ko, gamitin mo para sa'yo. Anong ginagawa ko sa jail nung isang linggo? Huwag niyo titingnan yung ginagawa ko, ha? Huwag niyo titingnan yun. Kasi kung ako, hindi ko kayang gawin yun. Pupunta ako sa mga tropa ko. Ano gagawin ko sa jail? Ang init-init dun eh. Maawa pa ako dyan. Dinala ako ng Diyos dun. Hindi ako makapalag. Di ba? Gawin mo yan. Gusto mo sumunod sa akin, di ba? Gawin mo yan. Ha? Hindi kita pinauwi sa Pilipinas para magkuyakoy ng pamo, para magpayaman ulit, magpasikat ulit, pinauwi kita dyan para magtrabaho sa akin.
Ha? Hindi kita pinawi dyan para mag-pacute ka na naman ulit.